pagasa ang tubig sa pag-apaw ng sapa sa California, kasunod ng malakas na bagyo na tumama doon. Bumaharin sa mga kalsada sa iba't ibang lugar at nag-iwan ng malawak na pinsala. Tinatawag nitong atmospheric river storm. Maghahanda ulit ang mga residente at motoridad sa malalakas na pag-ulan sa mga darating na araw. Pinagdiriwang ngayon ng fur parents ang Love Your Pet Day. Ayon sa mga eksperto, maraming benepisyo rin nabibigay ang pag-aalaga ng mga hayop. Saksi si Darlene Kai. Karamihan sa pamilyang Pilipino may pet o alagang hayop. Katunayan, 64% ng Filipino households ang may pet o alagang hayop sa bahay ayon sa isang SWS survey. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang pinakamamahal nating pets. Happy Love Your Pet Day! Patingin nga ng inyong best friends. Mula mga aso, pusa, hanggang tilapia, talagang proud na proud ipakita ng ating mga kapuso. Pero ang 35 taong gulang na si Michelle, hindi lang isa, dalawa, tatlo ang pets. Meron siyang 20 alagang hayop. 17 ang aso, 3 naman ang mga pusa. O, nung nag-start ang pandemic, syempre bawal lumabas. Bumili kami ng husband ko ng isang mini pincher, yung lalaki. Tapos ito, pangalawa. Ito, after 2 months, iba siya. Tapos hanggang sa na-inlove na ako sa kanilang dalawa, dumami sila ng dumami. Talaga raw hindi maipaliwanag na ligaya ang naibibigay sa kanya ng kanyang fur babies. Kaya nga ito, nagpagawa pa sila ng rooftop para sa kanilang pets. Kahit na mapagod ako sa pag-aalaga sa kanila, paglilinis ng mga kalat nila, pagpapakain, hindi ko iniinda yung pagod. Sobrang saya ang binibigay nila sa akin. Tunay na stress relievers ko sila. Dumami ang mga alaga ni Michelle hindi dahil bumili siya ng bubili, dahil gusto niya ring mag-adopt at mag-rescue ng stray animals. Ang pinakahuli niyang ni-rescue, isang aspen na nasagasaan at pinabayaan na lang sa kalsada. Hanggang sa binuo niya ang grupong Tales of Hope, isang samahan ng pet lovers sa kanilang lugar, na layong bigyang kalinga ang mga inabandona at inabusong hayop. Ini-start ko sa stray feeding. As much as possible, kada lalabas kami may bit-bit on dog food, cat food. Hanggat papano, maibsan ko yung gutom kahit isang araw man lang nila. Ayon sa isang psychiatrist, marami raw talagang benepisyo sa mental and emotional well-being ang pagkakaroon ng mga alagang hayop. Sabi nga ni Mariah, sobrang clingy ng kanyang pets. Dahil daw sa kanyang fur babies, nararamdaman niyang marami sila sa bahay. Kwento naman ni Refuge, ang pet dog daw nila ang sumasaway sa mga humahawak sa kanilang mga halaman. Siya rin daw ang nakakahanap sa cellphone, ballpen at pera sa bahay. Dahil labis na pagmamahal ang ibinibigay sa atin ang ating pets, hindi ba tama lang na suklian din natin sila ng sobrang pag-aalaga at pagmamahal? Very important po na number one, kompleto po ang bakuna. Kasama po dito ang pagpapakapon or spay and neuter para po maalagaan natin sila ng mabuti. At ngayong mainit ang panahon, importante rin daw na lagi silang painumin ng tubig, huwag ibilad sa araw at iwasan ang suotan ng damit at sapatos. Kung hindi po natin kayang mag-commit in giving them time, adequate time, exercise, and the love that they deserve, siguro mas mabuti pong huwag na po muna tayong kumuha ng mga pets kung hindi pa tayo ready for the lifetime commitment. Yung mga alagang hayop natin ang mga tanging nilalang sa mundo na hindi kahuhusgahan, hindi kahihinga ng kapalit, at higit sa lahat, mamahalin ka ng walang hanggan. Kaya dapat sa abot ng ating makakaya ay mahalin natin sila, hindi lang dahil Love Your Pet Day, kung hindi sa bawat araw ng kanilang buhay. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Kinundi na ni Dominic Roque ang mga anyay mapanirang pahayag ng entertainment vlogger na si Christy Fermin. Hindi raw totoo ang mga malisyosong pasaring na nagdikit pa sa 2 politiko. Saksi si Aubrey Carampel. Sa pahayag na inilabas ng kanyang mga abogado, binasag na ni Dominic Roque ang pananahimik sa ilang isyong lumutang sa gitna ng breakup nila ng dating fiancé na si Bea Alonzo.
kabilang ang mga akusasyong isiniwalat ng entertainment vlogger na si Christy Fermin sa kanyang vlog. Malicious and defamatory daw ang sinabi ni Fermin na may politikong benefactor si Dominic na siyang nagmamay-ari ng tinutuluyan niyang condominium unit. Idinikit daw sa issue si Dapitan City Mayor Bulit Halushos na matagal na niyang kaibigan at may-ari ng inuupahan niyang unit. Nahihiya raw siya at humihingi ng paumanhin kay Mayor Bulit at sa kanyang pamilya na nadadawit sa issue. Humingi rin ng paumanhin si Dominic kay dating Congressman Bong Suntay at sa pamilya nito na nagdulot ng pagdududa sa sexuality ng dating kongresista. Pagdidiin pa, walang gas station na pagmamay-ari si Dominic. Sabi ni Suntay, may mga naglagay daw ng mali siya sa pagkuha niya kay Dominic bilang brand ambassador. Kahit hindi niya pangalanan, siyempre pata sinabi mo na sino ba naman yung politiko na may-ari ng gasoline company. Eh, tapos nun, if you go to... siyempre, there are malicious people na, uy, ito, may picture kasama si ako na yan nga, yung contact signing namin for gas station. Oh, binigyan ng gasolinahan. Matagal na raw niyang kaibigan si Dom na nakilala niya dahil sa kanilang hilig sa pagmumotorsiklo. That gesture of friendship, that gesture of wanting to help a friend was twisted by some people. Diba na, ginawang malicious, ginawang chismis, which is unfair. Buti kung ako lang. Eh, paano yung pamilya ko, yung anak ko, yung asawa ko? Diba? You're affecting so many people in that process. Pinag-aaralan na rin daw nilang maghain ng reklamo. Si Bullet also wants to file. Ako, I'm talking to my lawyers also on what we could do. Alam daw ni Dominic na bilang isang celebrity, bukas ang kanyang buhay na pag-usapan ng publiko. Pero lumagpas daw ng hangganan ng protected free speech si Fermin at sinadyang magdulot ng pinsala sa integridad at dangal ng apektadong mga individual. Hindi rin daw sinikap ni Fermin na kumpirmahin ang anilay defamatory statements kay Dominic. Pagdidiin pa ni Dominic, hindi sila nag-away ni Bea dahil sa prenuptial agreement. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Mayor Bulit at si Christy Fermin. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carambel ang inyong saksi. Bahagyang natuldukan ang napakalamig na palahon sa Tokyo, Japan. Kaya nakalabas pa ang mga residente para masilayan ng cherry blossoms. Ang silang residente, laking gulat nila sa biglaang pag-iba ng temperatura ngayong araw mula kahapon kung kailan balot na balot sila. Marami sa kanila ang namasyal at bumisita sa mga namumukadkad na sakura o cherry blossoms, tanyag ng mga bulaklak sa Japan. Pero hindi na kailangan mag-Japan para makakita ng mga namumukadkad na kulay rosas na bulaklak. Meron din yan sa Malungon, Sarangani. Pinapasyalan naman doon ang mga pink trumpet trees. At inaamoy pa ng mga turista ang bango ng mga bulaklak. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. At ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.